Polynesian. At kukuhanin natin siya sa loob ng 3 araw, mga idol. Nagbilin sa atin si Bossing na ang gusto niya sa kanyang tattoo ay lagyan natin ng sun na sumisimbolo sa pagka-Pilipino. At maple leaf or Canada leaf na sumisimbolo sa bansa kung saan siya nagtatrabaho. Nang maidikit namin ang stencil, inumpisa namin agad. Gumamit pala ako ng Tech Ink Solution para sa paggawa ng black and gray. Or yun yung gagamitin ko sa pag-shade ng mga gray wash. Maganda kasing gamitin yung Tech Ink Solution kasi nakakawala siya ng redness sa balat. Pag gumagawa kasi ako ng black and gray, ginagamit ko talaga is Tech Ink Solution. Mabilis kasi siyang i-apply sa balat at nakakatulong siya na mawala yung redness ng balat habang ginagawa natin yung tattoo. At pwede rin siyang ihalo sa ibang ink, lalo na yung mga ink na malalapot, para mas mapabilis yung pasok ng ink na ginagamit natin. Marami kasing ink na sobrang lapot at napakahirap ipasok sa balat. Kaya pwede nyo siyang haluan or patakan ng Tech Ink Solution para mas mapabilis kumapit yung ink na gagamitin natin sa balat. At hindi tayo mahirapan magpalitaw ng kulay. So ayun, balik tayo dito sa ginagawa ko. First time pa lang magpatattoo ng ating Bossing, kaya nung una medyo kinakabahan pa siya. Pero nang nasubukan niya or naramdaman niya na yung unang tusok ng karayo, nasabi ng ating Bossing na kaya ko at tatapusin ko to sa loob ng 3 araw. Sa first day, etong natapos namin. Habang nagsisesyon kami, kwentuhan kami ni Bossing, kaya hindi niya rin napansin na natapos na yung lower part niya. At sa second day, ito yung ginawa namin sa may upper part. And dito, is pa-chill-chill pa rin ang ating Bossing. Napakatibay ng ating Bossing, mga idol, kahit first time niya magpa-tattoo. Eh, wala kang makikita or maririnig sa kanya na nasasaktan siya. Mas madalas pa nga, mga idol, eh, nakakaidlip ang ating Bossing habang tinatatuan ko siya. Di ko din alam kung paano, pero tantsa ko, malakas talaga ang pain tolerance ng ating Bossing. And ito yung nagawa namin sa loob ng 2 araw. Natapos na namin yung outer part ng kanyang sleeve. At di pa dyan nagtatapos, mga idol, dahil kinabukasan, itutuloy namin yung inner part niya. At sa inner part, nag-request ang ating Bossing ng Apache skull. Hilig din daw kasi ni Bossing yung mga skull. Kaya isinama niya yon sa kanyang full sleeve. And sa may upper part naman ay style ng mabangis na aso sa may upper part dahil dog lover din ang ating Bossing. And the rest, yung background is freestyle na lang. Tulad ng mga to, nag-freestyle na lang ako sa mga part na yan. Palining-lining, tapos pa-shading-shading para mabuo at maisara yung full sleeve ng ating Bossing. Pangatlong araw na namin, mga idol, at chill pa rin si Bossing. Ni hindi mo iisipin na first time niyang magpatattoo. Kahit siko na yung ginagawa ko or dun sa inner upper arm niya, wala ka pa rin makikitang facial reaction na nasasaktan yung ating Bossing. Kaya salamat sa ating Bossing at nag-enjoy ako na gawin yung piece na to. Kaya ito na ang ating finish project. Talaga tong gusto ko, sa dami ng kulay di makapili, sari-saring tattoo, buti na nilala ko, tong pitong magagaling na artist sa loob ng isang studio, di na ako nag-